morning, good morning. Magandang umaga ho. Ngayon ho ay January 13, 2022. Magandang umaga ho. Huwag na ho tayo magpatumpik-tumpik, ha. Medyo para maliwanagan po natin, no fox, no ride. Nasa inyo ang ating Undersecretary for Legal Affairs, Investigation, Security, and Law Enforcement Service, DOTR, Undersecretary Rainier Paul Liebra. Pwede, magandang umaga ho. Long time no look. Yes, sir. Magandang umaga po, Sir Vic. At sa lahat po na inyong mga listeners, magandang umaga po. All right, just to make everything clear, ito ho'y ipatutupad when the no box, no ride. Sa Lunes po, Sir Vic, ang implementation date po ay this coming Monday. Para mabigyan nyo ng sufficienteng oras ang ating mga pasahero at ating mga operators na maghanda sa implementation nito. All right, on the part of the operators and drivers, ano hong paghahanda ang dapat nilang gawin? Okay, that's a good question, Sir Vic. Ano po? Sa ngayon po, na-finalize na po ng iba't ibang sectors ng DOTR yung kanilang mga implementing rules, kumbaga, para ma-implement po itong department order. So, asahan niyo po na lalabas po yan anytime soon at ito po ay magiging basehan kung paano po ipapatupad itong no ride, no vaccine, no ride, no entry policy. Who will implement this, Attorney Yusek? Sino mag-i-implement nito? Mga tauhan nyo? Mga traffic, mga force multiplier? Who will implement this? Okay. Ngayon po, Sir Ed, Sir Vic, yung pong, of course, DOTR and LTFRB personnel, halimbawa sa road sector, sila po yung mga primary enforcers nitong polisiya na ito. Uh-huh. Pero of course, dahil meron po tayo humaga parang whole of government approach, nagiging pag-coordinate din po ang ating mga ahensya sa iba't ibang government offices. Tulad doon ng PNP, ng Traffic Highway Group, etc. Upang magtulong-tulungan po na make sure na effectively implemented po itong no vaccination, no ride, no entry. I'm sure expected po ninyo na, well, hindi po natin maya-alis Yusek, meron hong magmamarakolyo yan. Meron hong medyo konting ika nga let mako. So, paano ho ang gagawin niyo ron sa mga ganun na Yusek? Opo, totoo po yan, Sir Vic. At para dun ho sa mga ma-inconvenience kung baga nitong polisiya to, kami po ay humihingi ng pangunawa. Pero ito po naman ay para sa for the greater good, kung baga. Sa ganung sitwasyon po, ang direktiba po ni Secretary Artugade is let's be firm on this policy. But let's also be tolerant and patient. So halimbawa ho, meron nang magpupumilit, hindi naman ho yan aarestuhin o kaya ipupulong. Of course. Sabi nga ho ni Secart, gumawa tayo ng halimbawa ng isang voting area para doon na lang muna sila at hindi na sila mahawa pa yung mga unvaccinated individuals. Right. So, was there a study made kung gaano ang percent na pwedeng makaiwas sa mga tao sa pagkahawa with the implementation of no box, no ride? Sa ngayon po kasi, Sir Vic, ano, base on the studies and data na ginamit natin, 91% of the population in NCR are already vaccinated. Yes. So, only a minority 9% remains unvaccinated. And also, base po sa study ng DOH, doon naman po sa may mga COVID infection, 85% are those unvaccinated. So, ibig sabihin, 85% have severe COVID-19 infections. Okay. So kumbaga, kung ikaw ay hindi bakunado at ikaw ay lumabas at gumamit ng public transportation at ikaw ay nahawa, most likely makakakuha ka ng severe COVID-19 infection. Ang problema doon, Sir Vic, pagka nagkaroon ka ng severe infection, meron mong chain effect yan na tinatawag. So magkakaroon mo ng undue burden sa ating healthcare system, sa ating mga frontliners, maaaring mahawa yung mga public operation, public personnel, public transport personnel, yung mga frontliners sa atin doon, maaari ding mahawa yung mga ibang mga pasahero. So, kumbaga, kabit-kabit po yan, napakalaki po na magiging problema. So, para po maiwasan yung ganong sitwasyon at matulungan natin yung ating critical situation now, mas mainam po na yung mga unvaccinated eh should stay at home muna or avoid using public transportation. Eh kung halimbawa meron naman po kayong valid reason kasi kung yung department order may exception, papayagan naman po kayo subject to certain conditions. Siguro ang isa sa dapat natin siguruhin dito, Yusek, yung driver mismo. We have to make sure na sila po
bakunado rin. Baka naman yung mga driver eh, meron din hindi bakunado. Ay, magandang punto po yan, Sir Vic, ano? At sa pagkakapaliwanag nga po ni Asik Steve Pastor ng aming road sector, fully vaccinated na raw po yung ating mga drivers ng mga TUAs. In fact, nagkaroon daw sila ng programa yung na kung saan binakunahan po nila to make sure na naligtas yung mga drivers. So, we can assure you na ligtas po at safe yung ating mga drivers. Is this nationwide, you said? Sir Vic, for now, yung department order po ni Secretary Carr ay applicable lamang sa National Capital Region while under alert level 3 or higher. Alam mo, ang nakikita ko rin dito, Yusek, ang magandang bahagi nito, abay, teka muna, ako'y araw-araw na namamasahe. Ako'y araw-araw na sumasakay ng public transport. Teka nga muna, para walang trouble, magpapabakuna na nga ako. I mean, you know, we can encourage people na para walang marakulyo, walang problema, bakuna na tayo. That's one way of encouraging them. Ama, very totoong tamang-tama po, Edward Sir Lee. Ang isa po kasing objective din ng polisiya, inoaming directive ni Presidente Duterte, let's encourage the unvaccinated to get vaccinated. Dahil for their own protection din naman po yan eh. Kaya ito po yung one way of encouraging them na magpapakuna na. Siguro para malaman ho ng ating mga mananakay, ng ating mga pasahero, saan ho ang mga pilot nito? Implementation. I'm sure Commonwealth is one. Hindi ba? Opo, opo. Sir Vic, ito pong department order, sample po nito ang lahat ng modes of public transportation. So hindi lang po sa road sector yan. Pati ho sa aviation, yung mga aeroplano. Yeah. Pati ho sa maritime, yung mga barko. At pati ho sa mga relays natin. Sa mga MRT, LRT, sample din po yan. So basically, lahat po ng modes of public transportation under DOTR, i-implement ito. All right. So siguro naman yung mga tauhan natin, ating binripyan, dapat diyan Yusek, bawal ang pikon. Alam niyo, tao lang sila eh, 'di ba? They will be on the street the whole working hours of the day. Meron diyan mga magiinit ang ulo eh, para maiwasan ho ang trouble, 'di ba? They should be properly briefed. Yes, good point, Sir Vic. Yung sa katunayan nga po, ang bilin pa ng Secretary Art, we should be very tolerant. So kumbaga, yung mga mag-i-implement po niyan, kailangan talagang mahabang pasensya at kumbaga deconsiderate of our riding public na unvaccinated. Well, I hope this will succeed, ano ha? Oo nga, yung mga nagpapabook po ng Grab, Yusek, yung mga nagpapabook ng ano, di ba, ng TNBS ba yun? Paano? Yes, sir. How will that be? Sa harap ako ng bahay ko magkukuha ng ano, ng Grab, ng taxi. Diba? Yes, sir. That's actually a valid point po. Ano kasi sa ngayon po, pag kayo po ay nag-book ng TNBS, wala naman mong verification process yan kung nabakunado na kayo or hindi pa. So, sa ngayon po, ina-iron out na po ng ating road sector yan at ang LDFR yung mga implementing guidelines para po ma-cover din yung ganyang scenario. And I'm sure, once na available na po yung kanilang directive, ipapaliwanag at ilalabas naman po yan sa riding public. All right. Will you be putting people sa mga bus terminal like for example PITX doon ang dagsay? Opo, yung napag-usapan po yan Sir Vic, magkakaroon po ng mga marshals, mga personnel na magbe-verify nung kanilang vaccination status para po sigurado tayo na ma-implement po yan. All right. Well, sana ho magtagumpay dahil alam kong pare-pareho tayo Yusek na, di ba, matapos na po itong pandemya, talagang lahat po gagawin natin ang paraan para ho tayo makahulag po sa, you know, we can go back to normal lives dahil ang hirap po eh, ang hirap po talaga eh, talagang pilay-pilay na huli po na natin dahil po rito sa pandemya. Nasa inyo po ang pagkakataon, Yusek, paalalahanan po ang ating publiko, this will be Monday. Sige po, Yusek, go ahead. Maraming salamat po, Sir Victor. Sa inyong mga listeners at sa lahat po ng mga nakikinig, no? Kami po ay nakikiusap sa ating mga kababayan, lalo na mo yung mga hindi pa bakunado, na magpabakuna na. Ang sinasabi nga po ni Secretary Art, let's adopt a whole of nation approach. Magtulong-tulong tayo. So hindi lang mo ang gobyerno, hindi lang ang ating medical industry, medical field, kundi pati na rin yung ating mga riding passengers, yan. Na magkaroon tayo ng mga initiative, magkaroon tayo ng self-regulation na kung ikaw ay hindi pa bakunado, magpabakuna ka na. Dahil meron naman po talagang studies na pag kayo po ay bakunado, you are most
less likely to get severe COVID-19 infection. Kasi tayo po, Sir Vic, ngayon, we are under extraordinary times. Hindi po tayo under normal times. So we need everyone's cooperation. At yun po, sana po, magtulong-tulong po tayo para ma-navigate po natin safely at ma-overcome itong pandemic na ito. Alright. Yusek, last na lang. Ano ang kailangan kong talin? Ako'y bakunado na. What do I have to show? Anong dokumento? Okay. Kung halimbawa po kayo may lalabas at gagamit ng public transport, kailangan niyo pong ipakita yung inyong either DOH certification, the LGU vaccination card, or any IATF prescribed document to show na meron po kayong full dose ng inyong vaccination. At alright, kasama po yan, kailangan din po ng isang government-issued ID na may name at may address para ma-verify na kayo nga po yung tao na nakalagay doon sa vaccination card. Alright. Hindi pwede ang first dose lang, ha? Hindi pwede. Kailangan na fully vaccinated. Yes, sir. If I may clarify po, no? Kung ang vaccination nyo po ay yung magre-require ng two dose, like Pfizer or Moderna, kailangan naka-second dose po kayo. Pagka single dose po yan, like for example, yung Janssen, yung one dose po should be sufficient. Pero in either case, Sir Vic, kailangan na yung inyong last dose was obtained 2 weeks before. Kailangan po makakomplete kasi yun, yung second in 2 weeks na period. Okay, at syempre, mas lamang yung tao may booster na, no? Kasi nasa ID mo rin. Nasa ano mo rin yun eh, vaccine card, yung ikaw ay may booster na eh. Tama po, Sir Vic. Alright. DOTR Undersecretary Rainer Paul Yebra, long time no see, maraming salamat po. You stay safe, sir. Kayo din po, Sir Vic, maraming salamat po. Thank you. Si DOTR Undersecretary Rainer Paul Yebra. Well, parawagan ko lang dun sa mga magpapa-implement yan. Eh, tama nga, bawal ang pikon. Naku eh, talaga makaka-inkwentro ho kayo. Hindi ho natin may iwasan yan. Makaka-inkwentro at makaka-inkwentro kayo ng mga, sabihin na nating letmako, di ba? Eh, talagang magkaka-pilosopuhan po yan. Pero, on the part ng mga mag-i-implement yan, yung mga government agency, siguro wala ho silang masamang pakay dyan. Ang pakay lang ho nila dyan, at ang pakay po ng bawat isa po sa atin, eh wag na ho talagang kumalat at dumami pa ho ang mga tatamaan nitong sakit na ito. Dahil talagang sobra-sobra na ho. Talagang gulping-gulping na ho tayo. Wala po silang masamang tinapay. Unang-una, sila po'y napapag-utusan lang. Yan po'y desisyon ng mga nakakataas sa gobyerno. At higit sa lahat, yan po eh para din sa inyo. Hindi po para sa kanila yan. Hindi po sila makikinabang yan. They will be under the heat of the sun from probably 7 in the morning until 5 in the afternoon, or I don't know kung 24/7 yan, night out. Pero please lang, siguro mag-ano tayo, mag-cooperate po tayo. I mean, ito po eh isang paraan para unang-una mahikayat po ang mga hindi pa nagpapabakuna na magpapakuna na. At mahikayat po ang mga wala pang bakuna na manatili na lamang po sa bahay kung ang lakad po ninyo eh hindi masyadong importante. Yun lang po yun. Teka muna, baka may balita ito si Paring Ayay Upango. Gusto ko lang palakpakan ng lungsod ng Maynila. Yung nagaganap na drive-thru vaccination doon sa Luneta. Napakaganda. Patrol 5, isang intro ng Patrol, winner. DWIZ Patrol Report. Ayay Upango, lungsod ng Maynila. Ano ang nangyayari dyan? Paring Mick, maraming salamat. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Sinimula na ngayon ng Manila Health Department ang pagbibigay ng booster shots sa mga construction workers na nakadestino sa mga kasalukuyang proyekto ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Ito'y bilang pagsunod doon sa naging direktiba ni Mayor Isko Moreno na turukan ng booster shots ang mga nasabing trabahador matapos niyang malaman na hindi pa pala sila natuturukan ng booster shots. Ginanap ang pagbabakuna sa Rosauro Almario Elementary School sa Tondo at Manila Science High School na kasalukuyang may isinasagawang construction. Tiga isang daang individual ang target na mabakunahan, kung saan at ibang bakuna kontra COVID-19 ang itinurok sa mga construction workers. Bukod sa mga nabanggit na paralan, tutungo rin ang mga tauhan ng Manila Health Department sa isa pang eskwelahan, dalawang hospital at 6 na residential building
para sa mga informal settlers kung saan kasalukuyang isinasagawa ang construction para maturukan ng booster shots ang mga trabahador doon. Para din ito upang hindi na maabala ang pagtatrabaho ng mga construction workers kung saan hangad ng lokal na pamahalaan ng Maynila na maging ligtas sa COVID-19 ang mga ito upang hindi maantala ang kanilang mga proyekto. It is Batman number 5 ay upang kutubulat siyempre naman tayo ng lakas ni WIC. Thank you, Patrol 5. Sunod natin si Patrol 1-3, Gilbert Perdes. Gilbert! Umakyat na sa 2,447 ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID sa lungsod ng Muntinlupa. Ito'y bunsod ng naitalang 286 na bagong kaso. Sa kasalukuyan, 30,381 naman ang kabuang bilang ng mga kumpirmadong kaso sa lungsod. Ayon sa City Health Department, nasa 27,349 naman ang bilang ng mga nakarecover, habang 585 ang bilang ng mga nasawi sa Muntinlupa matapos madagdagan ng isa. Samantala, ayon sa lokal na pamahalaan, may mahigit 500 ang pangresidente na naghihintay ng resulta ng kanilang COVID test at hinihintay na lamang o hinihinalang dinapuan din ng mga ito ng impeksyon. Muling nanawagan ang Muntinlupa LGU sa mga residente na magpabakuna o magpabooster shot na at sumunod pa rin sa mga pinatutupad na health protocols. Dispatch 13, Gilbert Perdes. Bulat para sa bilang may todong lakas. DWIC. Thank you, Gilbert Perdes. At syempre, Patrol 13 at si Patrol 5. Ayaw yung pangko. Thank you sa inyong mga report. By the way, yung napanggit ko kanina, yung drive-thru, yung po sa Luneta na nangyayari ngayon. Again ha, paalalahanan lang po natin yung ating mga kababayan na pupunta po dyan sa Maynila. Ito ho'y open to everybody, I think, no? Primary vaccine, booster shot. Open ho ito. Maski hindi ho kayo residente ng lungsod ng Maynila, yan ho ang kagandahan dyan. Open ho ito, and ito ho'y available sa mga four-wheeled vehicle. Alright, so ano yan? Mga bantam, mga light vehicle. Now, the limit will be sa isang bantam na kotse, siguro apat, ano, or lima. Ngayon, ang sinasabi nga nila, yung high age is apat ang gulong. So, palagay ko, sitting capacity. Ilan ho ang laman ng high ace? Dalawa sa harapan, no? Misa nagtatatlo sa harapan. May dalawang silya, tatlo, anim. Kung tatlong row yun, siyam. Kasi hindi ho kayo pwedeng mag-overload. Masisita ho kayo, no? That's another thing, ano? Siguro, paalala ho natin. Tingnan mo nga, Paul, kumakontak mo si Boss Dennis Biyahe, para kasi delikado naman ho yun kung kayo ho'y mag-overload. Huwag nyo hong gawin yun. Kung ilan lang ho ang capacity ng kotse nyo, ang bantam na kotse, lima. Okay, siksika na nga yun, yung lima, kung malalaking tao pa. Yung coaster, more or less siyam or pito, no? Yung coaster, yung high ace. Hindi ba? So ito ho'y limitado lamang sa 300 kotse. So meaning, kung ikikwenta mo yan ng tiglilima, parang 5 times 300. Malaki-laki yun. That will be available from, I think, 7 to 5 o 9 to 5 working office hours. So, and then, yung mga hindi ho aabutan, ang sabi ho ni Ginoong Dennis Biyahe, na panood ko siya kanina, bibigyan ho ito ng number para bukas, yung mga hindi inabutan sa huli, kayo naman po mauuna. Depende sa number na makukuha ninyo. So ito ho'y available sa lahat po, for everybody, residente man o hindi residente ng lungsod ng Maynila. At alam nyo ako, naranasan ko yan eh. Yung mga nagtatanong, ano available na bakuna? Ang Maynila ho, ibang klase. Social ho ang Maynila, anong gusto mong bakuna? Anong gusto mong booster? Papipiliin ka, meaning meron silang available na bakuna. Be it Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, and everything. I don't know with Janssen kung meron silang Janssen, di ba? Or Johnson & Johnson, I don't know with Janssen kung meron sila. Pero ang alam ko, Moderna, Pfizer, Sinovac, what the other one? O Sputnik yata, Sputnik, di ba? So tuloy-tuloy lang ho ang napakagaling ho ng, ano, ng lungsod ng Maynila. Yung open, I'm sure yung other cities din, baka hindi lang na-highlight. Ginagawa po yan. Yung po ang pinakamaganda. Because you know,
there are cases now, may mga kaso, may alam ako, hindi ko nasasabihin kung sino, nagpunta yung nanay sa bakunahan, ay magpapabooster. Mukhang doon nakuha, tinamaan. Mabuti na nga lamang, mga mild lang. Kasi magsisiksikan kayo eh. Maghihintay kayo. It will take some time bago nyo makuha yung turn nyo, bago kayo mapakunahan o mapusteran. So pinakamaganda ho ito, at least sigurado, yung mga kasakay nila sa kotse, kilala nila. Or probably kasama nila sa bahay, pamilya nila, or di ba? Sigurado silang walang tama. So nakakatakot din ho eh. Yun ang problema ngayon sa mga ano, sa mga vaccination center. I doubt ko napupuno ng tao yan. Unless systematic naman eh. Wala naman tayong nabalitaan na hindi systematic eh. Lahat ng LGU alam po ito. Systematic po yan. Beach sa San Juan, sa Makati, lalo sa Maynila, lalo na. At ako, talagang nakita ko yung sistema sa Maynila na talagang ang problema nga lang dyan. Minsan, alam nyo, nakikita ko. Yung mga pag nagsabay-sabay, kunyari magkakaibigan, magkakakilala, chances are kahit malalayo ang agwat ng mga silya dapat nilang inuupuan, nagtitikit-tikit ang kaikwentuhan. Di ba? So, dapat isa ho sa mga ino yun eh. Dapat isa ho sa mga ipagbawal yun eh. Pila ka lang doon. Kung may mga telepono naman kayo lahat, I'm sure. Huwag na muna kayo magkwentuhan ng harapan. Mag-text-text na lang muna kayo. Di ba? Kasi hindi ho natin masasabi. May mga tao ho riyan sa mga vaccination center. Marami hong tao riyan. Lalo na ho ngayon kung booster na. Lalo na ho ngayon sa nangyayari. Dito sa napakataas na bilang. Na hanggang ngayon, mukhang hindi ho alam ng mga kinaukulan, ang itsura ng mga ospital ngayon, medyo napupuno na. Ngayon, babanatan tayo ng wag, ekonomiya. Sige. Magkatamaan ho tayo ng COVID. Di ba? Ang taong may sakit, sabi nga eh, hindi magiging productive. Pero ang inuuna nila, negosyo, I know that, we know that, marami ho nakakaalam nun. The economy-wise, talagang mapipilay ho. Pero, ang tanong, nakikita nyo ho ba yung mga ospital, kung ano ho ang lagay? Ha? Nakikita nyo ho ba yung mga doktor, kung gaano naka-overwhelm? Nalalaman nyo ba kung gaanong karaming mga frontliners na ho ang may tama? Ang dami ho namin kakilalang girlfriend ko na talagang mga doktor na dalumbasa sa pool. Diba? Sabi ko nga, mabuti at mabuti na lang kung mild. Hindi ba? Nakikita nyo ho ba yun? Hindi. Negosyo. Yan. COVID lang yan. Negosyo tayo. Yung mga ganong attitude. Okay. So, doon tayo. Hindi ko alam ba't hirap na hirap silang dalin sa alert level 4 na ang mga tao eh, ayan o, 32,000. Kailangan daw 71% ng parang hospital occupancy. So hintayin nilang mapuno, hintayin nilang ma-overwhelm, hintayin nilang tamaan lahat ng health worker, hintayin nilang tamaan lahat ng mga doktor, declare na tayo, sapul na silang lahat eh. Ang tawag ho dyan, delayed reaction. Di ba? Ang tawag ho dyan, nagre-reactionary, nagre-react lang, oh, di ba? Bakit hindi ho tayo maging proactive? I don't know. Yung face-to-face classes, ano nangyari? Yung mga masisigasig na kalihim dyan, face-to-face na tayo! Oo, ano nangyari ngayon? Ha? Ayan, no? 32,246. Huwag muna kayong magmadali dahil nga ang panahon ngayon. Uy, teka muna, 10:31 na pala. Alright, babalik ko ang servisyo na po sa 882. Sa ako po si Big De Leon Lima. On a Thursday, I'll be right back. Okay, very quick. Nasa linya ho natin, Dr. Anthony Lechon. Doc Anthony, magandang umaga po. Big Lima. Hi, Vic. Kumusta? Naririnig mo ba ako? Opo, yes. Loud and clear, Doc. Loud and clear. We're still at alert level 3. Mukhang nagmamarakulyo na mga frontliners natin, mga ospital. What's your opinion, Doc? Well, yan ang sinasabi natin na hindi natin kagad pinigil yung rapid transmission. So, anong nangyari? Bago mapuno pa yung hospital, nagkasakit na yung mga doktor kasi matindi kasi itong Omicron kahit mild, naghahawahan na. So, anong nangyari? Yung mga healthcare workers, nurses, like sa PGH, biro mo 400 ang nagkasakit, over 2,000. So, biro mo, hindi pa puno yung beds. May sakit na yung healthcare workers. Ganyan din nangyayari sa community. Ang nagkakasakit, Vic, mga pamilya eh. So, dapat,
nakakapanglambot, B, kasi dapat nung ang cases pa, mga 10,000, 20,000, pinigil na nila yung transmission. Ngayon, kumalat na, biro mo, buong Luzon, kumalat na sa Visayas, Mindanao, at buong, pati yung mga evacuation centers ng Typhoon Odette, maaabot yun, B, dahil mabilis itong umikot eh. I know that. Ibig nyo sabihin, they have to wait for 71% eh. So are you telling me lower than 71%, okay lang? Kasi Vic, yung alert level system natin, kailangan nila pong i-revise in, with due respect to them. Kasi ang nakalagay doon yung number of cases at saka yung healthcare capacity. Pero hindi nila kinonsider yung condition ng mga healthcare workers kung kaya pa. Kasi iba yun eh, nagkukulang na, burnout na yung mga doktor. Pag isa nagkasakit, every other day on duty instead ng every 3 days. Yan ang magiging problema natin pagka ganyan. Ang mangyayari, madidemotivate yung mga doktor. Biro mo, Vic, they're overworked, overburdened, underpaid, and underappreciated. Underpaid. Yeah. Eh kasi ang problema dyan, kapag nagkasakit lahat yan, tapos biglang dumating sa 71%, paano yun? Sino titingin sa mga pasyente? That's correct. Kaya nga, ang sinasabi ko nga, dapat sa prioritization ng bakuna, yung mga nakadalawang doses, i-booster kagad nila kasi para protected na. Yung mga unvaccinated, kahit pilitin mo yun, it will take about 3 or 4 months. Kaya yan ang sinasabi ko kagad, i-priority. Yung unvaccinated kasi, Vic, mag-iisang taon na kung ayaw talaga nila magpabakuna, hindi mo mapipilit yun. Diba? Oh, so ang low-lying fruit, Vic, ay yung sabi sa FDA at CDC, kaya nagpapabooster na kasi hindi effective ang dalawang doses. Kaya yung nakadalawang doses, tawagin na yan at mag-walk-in at inject ka nila to protect the population. Dapat ganun ang strategy natin ngayon. Kaya maganda yung ginagawa ng lungsod ng Maynila eh. Yeah, maganda yung ginagawa ng lungsod ng Maynila eh. Eh, doon makikita may managerial skills ng isang tao at saka yung agility and urgent action eh. Eh ngayon, nahawa ko doon sa mga doktor. Hindi naman sa pag-ano, Vic, nagiging sentimento ako. Siyempre, may anak akong doktor, dalawa. Hindi ko alam kung safe sila or hindi dahil siyempre frontliner sila eh. So napapagod din sila at sa pakikipag-usap sa kanila, papapagod na ako. Eh, imaginein mo yun, anak mo yun. Kaya ako, diretso ko sinasabi ngayon dahil real world experience to, nangyayari to. At kailangan adresin to kagad ng Pangulo kasi pag napagod ng mga doktor natin, sino pang mag-aalaga sa ating mga kababayan? Oo, sana ho marinig ho tayo, Dok Lacho, no? Ako lang, lagi ako nasa bahay. Yung pag-aalala ko, yung nervous ko, na kailan darating, wag naman sana. What more with the doctors in front of a sick person na nakakahawa ang sakit? Tama yan, Vic. Kaya ngayon, ang maganda sana, Vic, sana ginamit yung mga media at saka mga social media, nag-video kung anong gagawin, mas madaling subaybayan yan. Kasi hindi naman lahat pwede, Vic, magpunta sa iyong istasyon at isabihin nito. Kunyari, may video ka, ito ang iyong clinical manifestation, mag-isolate na po kayo, ito po ang gawin. Tapos, pumunta kayo sa barangay station or mag-national telephone, yung may telemedicine, pagka may sakuna, ang mga reseta para mapadala kagad natin. Kasi ngayon, Vic, kukulang ang tao, then we have to, kung kulang ang doktor or nurses staff, we have to multiply doctors by public health education na lang. Yan ang nangyayari. Alright. At saka sabi nyo nga, lastly na lang, no, isang araw, narinig ko kayo, a sick person is not productive. Walang mangyayari sa hanap buhay kung walang buhay. Exactly, Vic. Ang sinasabi ko, importante ang livelihood. Kaya lang pag ang lives na wala, wala rin ang livelihood. Kaya ngayon, tinan mo, Vic, sa hindi natin pag-asikaso sa isang komento ng isang nakakakita niya na daily basis, sana tinutol kagad natin po ang ulo ng isang octopus para walang tentacles na kagad. Eh, nanggaling sa NCR. Ang nangyari ngayon, kumalat na. Ang hirap nito, Vic, right, na kailangan i-address natin. Oo, dapat soon. I mean, you know, do you recommend for them to declare alert level 4 para, you know, mapigilan talaga lahat sa paggalaw? Ako, personally, Vic, ang NCR matagal na dapat eh. Para makapahinga naman yung mga doktor. Kasi kung nag-alert level 3 na sila sa probinsya, mabigat na yun. Eh, biro mo, kapantay mo lang
ang epicenter mo ay NCR, kapantay lang ang alert level mo doon sa mga probinsya. Eh bakit ganun? Eh ang pinanggagalingan ng kaso ay NCR. NCR, correct. Oo. Alright, Doc Anthony Lechon, matagal-tagal pa ang usapan na ito. We'll call you back. Maraming salamat po for your time, sir. Thank you, Doc. Thank you. Bye. Alright, maraming salamat, Doc Anthony Lechon. Yun po, ganun po yun. I hope these people will see kung anong sitwasyon sa mga ospital. Luneta tayo. Si Boss Dennis Biyahe. Boss Dennis, magandang umaga po. Umaga po, Sir Vic. At sa lahat po ng inyong tagapakinig po, magandang umaga po sa atin lahat. Miss na kita. Long time no see, ah. Kamusta ho, Luneta? Pawis na pawis ka na. Opo, opo. Eh, busy-busy po tayo dito sa booster sets po para sa mga kababayan po natin. No, ulitin po natin, ilan po ang makaka-accommodate nyo ngayong araw na ito, Boss Dennis? Ah, nagpatalaga po si Mayor Isko ng para sa 1,500 na tao po na pwedeng mabakunahan po dito po sa Luneta Grandstand po ngayong araw. Yung hindi aabote ng sa pila, ano ang mangyayari sa kanila? Can they come back tomorrow? Opo, opo. Tuloy-tuloy po to. Ang bilin po sa atin ni Mayor ay hanggat may gamot, ituro sa tao. Oo. Oo. Ay, alam ko, naranasan ko yan. Nakita ko sistema sa Maynila. Napakabilis. At ang dami yung gamot, ha? Ang social nyo. Kung pinapipili pa yung mga ano. Opo, pinapipili. Pero siyempre, ha? Opo, opo. Katulad po dito sa Luneta po, all brands po ito. Pati po yung nasa kartilla po natin. Ongoing pa rin po yun. Para sa mga two wheels naman po yun. All branding po yun. Oo, very good. Pero siyempre, hindi nyo ito tolerate ang isang sasakyan na overloaded. Ay, opo, opo, opo. Doon po tayo sa pinag-usapan na 30% po. Ganun lang po. Ang traffic po. Ang gasana po ba pila ngayon, Boss Dennis? MB. Hanggang Manila Hotel po, yung dulo po ng Manila Hotel, Rojas Boulevard po. Nadoon po ang pila ngayon po. Alright, sa isang kotse na lima ang sakay, gano'ng kabilis silang natatapos? Para may idea lang ang ating mga kababayan. Eh, ngayon po, sa loob po ng dalawang oras lang po halos, naka 350 people na po tayo na naturukan po. Ganun na po karami. Alas 11 pa lang ng umaga. Opo. Eh, hanggang alas 5 yan, di ba? Opo, opo. Hanggang alas 5 po ng hapon tayo ngayong araw po. Alright. Sir Dennis, opo. Sino ho ang pwedeng magpabakuna or magpabooster dyan? Dito po, wala po tayong pinipili. Basta lahat po ng nakatanggap na po ng second dose, pwede na po magbabakuna dito at lagpas na po sila ng tatlong buwan. Pwede na po pumunta dito sa Luneta Grandstand po. First come, first serve po tayo. Oo. Okay, ika nga nung awitin na Boss Dennis, maging sino ka man, tuturukan kita ng booster. Opo, wala po tayong pinipili. Dahil po yung virus po, nakakalat po yan, buong mundo na nga po. Oo, Boss Dennis, ikaw mag-ingat ka ha, mag-ingat kayo dyan yung mga bata natin. Salamat, Sir Vic. At kayo rin po, ingat. Thank you, Dennis. Thank you. Opo, opo, opo. Alright, thank you. Salamat po. Sige, si Boss Dennis. Biyahe ng MTPB. Eh, naku, mag-ingat ko. Ayan ha, welcome mo. Biro mo, dalawang oras, 300. Oh, ang dami nun. Ay, hanggang mamaya pang alas 5. Thank you, pare nga, sa mga picture mo. Ang gaganda. Ang gaganda. Tsaka very orderly, nakita niyo. It is very orderly. So ngayon, yung mga, well, Manila Hotel, Grandstand, medyo tolerable yung pila na yun. Siguro yung nasa buntot, aabutin yan. Mga alauna siguro. Hindi ba? Mga alauna, 1:30 alas 2, so mayroon pang tatlong oras. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Apat na oras pa. Maganda ho yan, maganda ho yan. Ha? Sige, baka pwede kayo humabol. Yung mga malalapit lang, para kung medyo ma-photo finish kayo, hindi kayo maabutan, bibigyan ho kayo ng number. Bukas ng umaga, hindi nyo na ho kailangan maagang pumunta. Di ba? Kung may number ka. Pero that's an... anyway. Sige, alam po ng MPBB. Ang gagawin yan. Ayun, si Boss Dennis medyo slim na dahil nga ho sa trabaho ng MTPB. Congratulations ho sa lungsod ng Maynila. Yan po ang servisyong ipinamimigay nila sa ating mga kababayan. Tama ho si Boss Dennis. Ha? Wala na ho silang pinipili. Kung sino man ho ang pwedeng bakunan dahil ang pandemya, wala rin ang pinipili. Batangas tayo. Mar ulite. Mar! Yes, magandang kasama nga Vic at... Ito ha, talagang kasabay nga ng pagdami ng kaso ng COVID sa ating bansa. Itong Batangas, health workers,
Abay, tinamaan na rin ang nasa naturang virus itong BATMC, Batangas Medical Center. Eh, nagtara sila ng 50 kasamang BIC. Sa Batangas Medical Center, dumarami ulit nga itong pasyenteng may COVID. At ayon sa isang doktor, ang sitwasyon na namin dito, kagaya ng dati, sabi niya, the rest sa Pilipinas is steadily increasing at dumarami. Kaya ayon kay Dr. Jade Javier, Chair of Infection Prevention at Control Committee ng BMC, ay sinagot niya itong mga tanong na from the past 2 weeks, Anya, ay nakita nila yung pagtaas din dito sa Batangas. At ayon pa sa kanya ay 90% ng bed occupancy rate ng ospital, eh talagang puno na rin. May 168 beds ang Batangas Medical Center para sa mga pasyente kasamang BIC. At ito nga sabi niya, this is a combination of suspect probable and also confirmed cases. Kaya itong kanilang health workers na 50, aba ito ay naka-quarantine din ngayon at lahat ng mga close contacts nila ay naka-quarantine din. So, tumatakbo pa rin naman ang hospital, Anya, pero siyempre malaking bagay itong mga naka-quarantine na mga kasama nila sa kanilang trabaho. Kaya sa ngayon ay lumolobo rin itong bilang at ang Batangas City ang nagtala ng pinakamataas. Sinundan din ito ng Santo Tomas, Lipa, at saka ng Tanawan City kasamang BIC. Samantalang ang ilang mga municipality ay pa isa-isa, dalawa, tatlo yung kanilang naiulat na cases. Sa ganitong kalagayan, nagawa pa rin tumulong kasamang BIC ng Batangas dito nga sa relief goods, nagpadala uli dito sa Leyte, dito sa pinamaan ng Odet. Nagpadala ng 1.4 milyong halaga ng relief goods itong Batangas City, kasama na itong Batangas City Council kasamang BIC at saka itong panguna rin ito ni yung congressman dito, si Congressman Mardi Marino, at saka itong PCG, Sanit per se ito, para tulungan din itong ating mga kaubayan, kasama itong fraternity ng Eagles Club, na kung saan ay sila rin yung kasama sa pagtulong sa ating mga kaubayan. Sabi nila, tabang Southern Leyte, kahit na sa panahon ng pandemic, makita itong pagka mag-isim ng mga Batanggenyo na tumutulong sa kabila ng dumaranas din ng matinding dagok ng COVID dito nga sa lalawigan ng Batangas. So sa ngayon ay maulan din. Alam mo ang problema dyan, Mar, pag tinamaan na yung mga frontliner, dyan na uusbong ang problema, di ba? Tapos kung ganito kabilis kumalat yung pandemya, medyo mahirap-hirap balansihin, ano? Frontliner versus mga pasyente, di ba? Oo, pero ang sabi naman ng isang doktor, kung mapalakas ang immune system, kanila ay pinakamatagal na yung 7 days, sana makarecover hanggang 8 days. Kaya lang, yung iba nga talagang ubuhin pa rin. Napakatindi ng ubo dito kasamang BIC at ubo, sipon, kahit saan, yan yung problema ng ating mga kabayan dito sa Batangas. Lalo dito malamig. Kasi panahon, kaya natapat. Natapat yung Omicron sa uso, ubot, sipon. Yun ang naging malaking dagok dito. Malaking problema ng mga ospital kasamang BIC at talagang tumataas nga ang bilang ng mga na-ospital. Dahil nga rin sa... Yung iba naman ay sa self-quarantine na lamang, ay sa mga doktor, kung mayroong isang kwarto na pwedeng mag-quarantine itong mga kababayan natin upang hindi na sila dali sa ospital. Sa ating sitwasyon dito sa lalawigan ng Batangas, at ito ay tumataas pa rin ang bilang, pero sa kabila noon ay nagpadala ng tulong itong ating mga kababayan sa Leyte, Southern Leyte. Sa ating balita para sa Servisyong Lubos sa 882, Marunete nagulat para sa Sintilong, may tunong nakas, DWIC. Alright, again, yung paalala po natin, ha, sabi nga ng iba natin mga kapatid sa Himpapawid, kapatid sa Hanap Buhay, hindi po kami magsasawang ulit-ulitin. Ibang klase ho, ilan na naman humamaya, 32 po kahapon, 32 mahigit, ilan na naman humamaya, so where are we headed, saan po tayo pupunta? Ganun pa rin, tama nga naman si Doc Anthony, no? Isipin mo ang probinsya na hindi naman sentro, na hindi naman ground zero, alert level 3. Tapos ang NCR, alert level 3 din. Eh dito ho naglalabas-pasok na, kagaya ho ng sinasabi ko, labas-pasok ho ang tao rito sa NCR. Eh dapat ho siguro, yung medyo ugat, putulan ng konti yung ugat para hindi ho kumalat. Hindi ko alam kung paano ho ang, mamaya ho, webis ho ngayon,
magkakaroon ho ng pagpupuno ang IATF. Tingnan natin. Hindi naman siguro nila ibababa sa alert level 2, no? Kaso may ilan tayo mga negosyante na ayaw talaga eh. Pero yun na eh. Pero how will you work kung wala na hong magwo-work? Kung wala na hong magtatrabaho? Ekonomiya, ekonomiya. Yun nga eh. Sige, i-open mo yung mga restaurant, i-open mo yung ano, magkahawahan. O paano ngayon? Hindi ba? Paano ngayon? We can only handle so much. Yung bakuna natin, sabi mo ng 215 million. Okay, fine. Pero ang problema nga, marami pa rin ayaw magpabakuna eh. So nandun at nandun pa rin yung danger. Nandun at nandun pa rin yung threat. Hindi ba? Ang pinupunto lang po natin, kagaya po ng sinasabi ni I think ang PHAP, ang Philippine Private Hospital Association of the Philippines, medyo ano na rin. Medyo patampata na rin. Medyo humihiling na rin nataasan ang alert level. Hanggang kailan ho natin aanuhin? We have to wait for 71%. Hindi ko alam. I don't know if these people, yung mga nasa ilang ahensya ng ating pamahalaan, alam po nila nangyayari sa mga pagkamutan. I don't know. I would suggest siguro na mag-recurita kayo. Recurita means mag-inspection kayo, mag-ikot kayo. Tingnan nyo ho yung sitwasyon sa ospital. Kasi kung ang pakikinggan lang po ninyo, yung mga mangilan-ngilan lang naman, hindi ho lahat. Mga ilang negosyante, hindi ho talaga tayo tiglas talaga dito sa panigala ng pandemyang ito. Kailangan po natin ang ano. Kailangan po natin talagang, alam mo, parang sa panahon ngayon, sa ano ng ano, sorry ah, sa estado ng Omicron, sa bilis ng kalat niya, parang mahirap po balansihin ang health tsaka ekonomiya eh. Parang lamang ho ang ano eh. Lamang ho yung pagkadelikado ng mga tao eh, di ba? Dahil ho sa bilis, di ba? Siguro sa Delta, pwede. Hindi yung ganun kabagal, hindi yung ganun karami. We have reached a record high of how many? 33,000. Which didn't happen during the Delta variant. Hindi ba? So, do you see that? Kung nakikita po ninyo yun, sana ho nakikita ninyo dahil delikado. Again, mag-ingat po tayo. Delikado ho ang panahon ngayon. Mga hindi importante lakad. Wag na ho kayo lumabas. Magpabakuna ho tayo. At syempre, yung lagi ko pong sinasabi at the end of the program, panalangin po, panalangin. Please. Magtulong-tulong po tayo. Let us all be part of the solution and not of the problem. Yes, show. With Attorney Freddy Topacio and Talas Aldivar, coming up next, ako po si Big Lima. I'll see you tomorrow. Servicio Lubos sa 8-8-2.